Second day na po ng American Cup 2024. Nung day 1 po, no, tinalo po ni Wesley sa rapid event itong si Sam. Doon natabla sila nung standard. Kaya ang score ni Wesley, 1.5 lang si Sam. Ngayong second day, ganun ulit, isang standard sang rapid ito. Pero pag si Wesley nanalo na po sa standard event, 2.5 na siya, ibig sabihin panalo na siya sa match, mapupunta na sa loser's bracket si Sam Shacklan, Wesley ang mag-move on sa winner's bracket. Ang tanong, ano ba ang nangyari? Matindi. Kasi makakakita kayo dito ng ultra sharp na laban. Napakagaling. Tingnan nyo po. Puti po si Sam. Ang tinira niya D4, Wesley, so usually nagna knight F6 yan, pero teka lang. Hindi ko kailangan manalo, tabla lang, nag D5. Nag C4, E6 lang. Yan po yung Queen's Gambit decline. Nag knight C3, tapos Bishop E7 lang si Wesley. Nakakagulat ng konti yan. Kasi usually, knight F6, pero halatado, pineprevent ni Wesley yung linyang Bishop G5. Kaya dinilay. Kaya nga po, pagka-capture takes, usually kasi Bishop G5, at kung naka-knight F6, nag Bishop F4. Pagka Bishop F4, C6 lang si Wesley. Nag E3, Bishop F5 develop, nag H3, Queen B6, hitting the pawn na hindi dinipensahan. Nag Bishop D3 lang. Matinde, no? Bakit nag-bishop D3 lang? Kasi po, pag kinapture ni Wesley yung B2, kakainin lang po itong F5. Pag kinapture yung C3, o, di ba? One pawn up, titirahan ka lang ng king F1. Kahit one pawn up yan, lakas ng mga bishop. Well, mukhang hindi nakakasling, pero later on, may mga ganun pressure yan. May mga knight develop. Tapos, kakasling din na manual castling yung gagawin yan eh. O artificial castling. Anyway, balik na po tayo doon, kaya hindi po ginawa yan. Ang ginawa po ni Wesley, kinain niya po yung bishop. Binawi ng reyna. And then, nag-knight F6 lang. Hindi pa rin pwedeng kainin ha, dahil mayroong B1. Nag-knight GE2 develop, castling lang si Wesley. Tapos, oh, tapang ni Sam, queenside castling. Nag-castling sa queenside. At pagkakasing sa queenside, alam nyo ba, ito daw po ay lamang ng kaunti para kay Wesley. Pero dapat makita mo yung tamang tira, which is A5. Galing ni Wes, nakita niya yan. Napaka-agresibo. Kaya lang, medyo nakakatakot tingnan. Kasi parang mas mabilis yung white. May mga ganyang idea kasi. Oh. May mga tempo lagi. Parang mas mabilis. Pero A5, slightly better pa daw ang sharp ni Wesley. Anyway, nag G4 yan. Pagka G4, Queen A6, hinamon na kung saan hindi maganda. Ibalik ko lang, no? Ang tamang tira pala dito, A4. Pero ang idea ni Wesley na Queen A6, mas masisimplify kasi. Tanong, bakit gusto niya masimplify? Pag nawala po kasi yung reyna, kung titingnan mo mabuti, mas nakakatakot po position talaga ng itim. Mas mabilis po yung dating ng mga pawn. Mas maraming piyesang pwedeng umatake. Kaya gusto niya mawala yung reyna para hindi siya ma-checkmate or mas madaling gumalaw. At ang best move po sa white talaga dito, tatakbo daw. Pero si Sam, hindi tumakbo nag-knight G3. Pagka knight G3, nagulat si Wesley so dyan, aba kinain niya yung reyna. Binawi ng tore, tapos G6 lang. Ayun, pineprevent lang po yung talon ng kabayo sa F5 na usually hindi mo ititira yan eh. Dahil parang mabubomba ka ng ganun. Eh kaso, walang reyna. Wala. Hindi takot sa pawn storm ngayon si Wes kasi walang reyna eh. Nag-rook E1 na lang yan. Hindi na nagbomba doon. Knight A6 develop. Tapos A3 lang preventing knight B4. Rook AD8. Aba. Nagpunta lang po siya doon. Gusto kayang mag C5 ni Wesley. Tingnan natin. Nag-king B1 yan. And then knight E8 eh. Hindi naman nagtulak. Anyway, nag E4 inunahan, kinapture lang ni Wesley, binawi po yan nakabayo sa C, nag knight G7, yung pala yung ikot na yun, hanip pa. Pupunta dito, pre-pressure rin po yung D4, kaya napabishop dito yan. Pagka bishop dito, inatake po in A4 lang. Nag knight C3, abo, matindi, no? Atakado yung pawn, atakado din po yung bishop. Paano mo didipensahan yan? Parang tagilid ah. Hindi. Galing ni Wesley. So dito, nakita niya to. Knight C5. Planado pala yan. So sige, kainin mo to, kakainin ko to. Ngayon, hindi ba pwedeng tikman na lang yan? Kasi pagkatikim dito, may capture din to. Eh, may kain sa bishop. Kaya hindi pwede yan. Balik natin. Ang ginawa, matindi. Nakipagsabayan na hindi ko maintindihan. Kasi ang tamang tira daw ng engine dito eh. Pero ang ginawa ni Sam, rook takes E7.
nakakabigla. Bakit? Binigay po yung tore. Pero pagkabigay pala ng tore, meron palang tirang knight C2E4. Anong meron dyan? Kulong yung kabayo. Kaso sabi ni Wesley, kits ko na yan. Hindi makukulong yan. Kasi may tirang napakaganda si Wesley, F5 po. Pero alam nyo ba yung F5 na yan? Nakita din ni Sam, Bishop H6. Anong nangyayari dito? Gulo na. Anong nangyayari? Inaatake yung kabayo na kung saan tinirahan ng Rook F7. Pagka Rook F7, kinapture, binawi ng hari, nag-knight G5 check, napilitan, tumakbo yung king sa G8, tapos kinain yung G7. Teka lang, coach. Di ba quality up? O, kainin lang. Hindi pwede dahil may knight E6. Yan pala yung nakita ni Sam. Pero sabi ni Wesley, wala akong pake kahit 2 minor pieces pa yan for a rook. Kasi ang gagawin ko, kainin ko lang muna yung G4 mo. Ang gagawin yan, pag binawi, kakainin lang din. Lilimasin yung pawn. So ang ginawa, itinulak yan eh. Pagkatulak, Rook E8 lang. Pwede ko nang tikman to. Titikman ko na. Titikman na. Kaya gumalaw, nag-Bishop F6. Tapos, Rook F8 lang. Matindi. Libre yung pawn pero hindi kinakain. Rook F8 lang. Para pagkagalaw ng Bishop, kakain tori doon, may threat agad. Matalino din si Wesley, chess player. Kaya napilitan po yan, hindi gumalaw. Ang ginawa, nag-knight E4 to defend. Kaso, age 6 lang si Wesley. Age 6 lang. Saan pupunta? Saan pupunta yan? Pag yan po ay umatras. Example, dito lang po siya umatras. Tirahan ka lang ng knight takes F2. Ay, mali pa dampot ko. Pag kinain mo yon, kain. Ayan, paso yung dalawang kabayo, paso. Dali. Anyway, pag kinapture, kakainin mo lang to, hangin yung dalawa. Hindi madepensahan ng sabay. Pwede pa to eh, kaso titirahan ka lang ng G3. Losing na yan, kaya ibalik mo natin dun ha. Kaya ang ginawa, naging C2 na lang yan eh. Pero pagka C2, tingnan yung ginawa ni Wes, knight takes F2 lang. Pagka-capture, aba, akala ko kakainin lang. Tapos kakainan na gano'n, tatakbo to kaso may kain na gano'n. Medyo mabubuhay pa. Matalino din si Wes. Nakita niya lahat yan. Kasi meron pala siyang napakagandang G3. Saan ka pupunta ngayon? Pag ikaw tumalon, kung saan ka man tatalon. No? Example dito, yun na nga yung ginawa, knight H3. Yan lang magandang talunan pala kasi yung iba tutulak eh. Para at least nakabantay. E di kakainin lang yung bishop. O nakahang pa to, saan pupunta? Tumakbo, knight e4, hitting the rook. Pero tinirahan lang ng rook f1 na paresign si Sam. Bakit? Ang threat itutulak. Coach, libre yan. Ba't di nalang kainin? May rook f3. Babagsak yung isang kabayo. Quality up na malinis. Lamang pa nga ng isang pawn. Kaya Sam Shaklan, laglag, Wesley So, mag-move on sa next round. Ayun, makakalaban niya po sa next round kung sino ang mananalo between Dominguez and Robson. Anyway, nakakabilib talaga yung ginawa ni Wesley na yun, no? Mahanap si Wesley, bumabalik yung mga tirada. Sana ganyan din tira niya pagkalaban niya sa Magnus. Abangan natin yung mga susunod na kabanata. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Salamat sa suporta. Don't forget to like and share. Bye-bye.